guys, this is Doing Sobera and welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung mga basic na pamamaraan on how to keep your body in shape. Wow. So, gusto gumanda yung katawan dyan, gusto magpapayat, and disclaimer na guys, I'm not a health expert. So, this is only based on my experience. So, number one is drink 2 glasses of lukewarm water every morning. Ito'y kapaki-pakinabang kasi alam niyo ba guys, yung warm water is nakakatulong para yung intestine natin ay mag-contract at mag-clear out lahat ng mga waste products sa ating katawan. Nakakatulong din ito especially sa gustong magpapayat, nakakatulong din na mag-burn out ng calories at the same time. Ayan, huwag niyo kalimutan pagising sa umaga, uminom agad ng lukewarm water, hindi yung hot water. Number 2 is portion your food intake. Aminin, pag masarap ang pagkain, mahirap talaga siya gawin. Pero mas mainam gawin is try to portion your food only to the point of being completely satisfying yourself. Not to the point na halos lumubo na yung katawan natin, guys. So, dapat i-portion lang natin yung pagkain natin. Number 3 is chew your food. Napaka-basic, guys. Nguyain nyo lang yung pagkain ng maayos. Diba, nung mga bata tayo, pinapagalitan pa nga tayo pag hindi natin ninuya ng maayos ang pagkain. Alam nyo ba na mayroong scientific explanation behind wow! it? So ito na nga, kapag kumakain tayo ng mabilis and we just swallow the food without chewing properly, it takes more time para mag-break down yung pagkain. So therefore, yung digestion natin, delay, and it will lead to gain weight. Kasi it can take up to 20 minutes to feel na busog na tayo once we start to eat. So, generally, delay siya. Take your time, eat your food slowly, and give your brain time to send the signal na pagiging busog or being full natin. So, huwag tayo lagi magmamadali sa pagkain, guys. Ganun lang kasimple. Chew your food properly. Number 4 is avoid processed foods and junk foods. Masarap yan, di ba? Yan lang guys, iwasan natin. Kasi alam nyo ba, mataas yung fats, calories, cholesterol, and sodium level ng mga pagkain na to. At alam nyo ba, kung mataas yung sodium level ng sodium level sa katawan natin, risk tayo sa kidney disease. And high blood pressure. So, habang bata pa tayo, iwasan na natin. Especially kung nagkakaedad na tayo. Number 5 is exercise regularly. O yan, ang daming guilty dito, di ba? Kasi, tinatamad. Alam niyo ba, ngayon, naka-quarantine tayo, bawal pa tayong lumabas, sirado pa yung mga fitness center. Yung pinakamainam na gawin is mag-home workout. Di ba? Pwede kayong mag-jog in place, mag-sit-up. Ang daming paraan, guys. Kaya, bago kayo manood ng mga movie series, bakit manood muna kayo ng mga workout routine or home workout? Ang daming paraan, guys. Pwedeng 15 minutes, 30 minutes, mas maganda nga, 1 hour eh. Diba? At soon, magiging routine nyo pa siya. Number 6 is get enough sleep. Yun. Alam nyo guys, kahit mayroon kang fina-follow na diet plan, pumupunta ka sa gym daily or 3 times a week, pero kulang ka sa tulog, wala pa rin mangyayari. Kasi, ito ah, for example, pumunta ka sa gym, nag-workout ka, nagpuyat ka, kinabukasan, kung gusto mo mag-workout ulit, wala, hindi mo ma-execute ng proper yung exercises mo kasi pagod ka na eh. So, sayang pa rin. And at the same time, kung kulang yung tulog mo, nagko-cause ng pagiging stress out mo at hindi mo maiwasan na hindi makontrol yung appetite mo. So, ang daming pumapasok sa isip mo, na gusto mo kumain, kung ano lang. So, yun, nagko-cause din yun, guys. So, kailangan, important is get enough sleep. Number 7, stay motivated. Wala na mag-shortcuts eh. Tandaan nyo, guys, kapag iniisip nyo na mapabilis yung proseso, sorry, hindi talaga mangyayari yun. Yung kailangan nyo gawin is maging positive ka. Ganun lang yun. At iwasan na rin yung mga common excuses na hindi nakakatulong sa atin katulad ng masarap kasi,
bukas na lang, saka na lang, busy kasi. Diba? Guilty kayo dito. Kasi ito talaga yung iniisip natin lagi. Alam nyo kung anong tawag dyan? Stories. Ito yung mga kwestong ulit-ulit yung sinasabi sa isip mo at nagiging dahilan kung bakit hindi mo magawa-gawa. And you start to believe it. Familiar ba kayo sa sinabi ni Adolf Hitler? Oh no! Make a lie big, make it simple, keep saying it, and eventually, they believe. Diba nga, ang daming naniwala at na-convince niya lahat ng taga-sunod sa kanya na okay lang yung pumatay at mag-torture sa mga Jews. Alam niyo kung anong sekreto niya doon? E di, repetition. So, katuloy na yung pag-isip natin. If you tell yourself ng paulit-ulit na hindi mo kaya, hindi mo talaga magagawa yan. Start to set your goals and keep a positive mindset. Kasi alam nyo, syempre, if you stay positive, you'll be able to push yourself to get the fit body na gusto nyo. Very common quotes. Wake up with determination. Go to bed with satisfaction. Diba? Ayan guys ha, ilan lang yan sa madami pang mga paraan na pwede natin gawin para i-maintain yung body shape na gusto nating ma-achieve. At sa una, mahirap talaga siya, pero kung gustuhin talaga natin, magagawa yan. Siyempre, mag-iwan nyo naman isang katagang, discipline is the key to barbiness. And I hope na may natutunan kayo guys. And sana makatulong ito para sa inaasam-asam ng katawan. At kung may mga katanungan kayo, just leave your comment down below. And huwag nyo na rin kalimutang mag-like, subscribe in my YouTube channel. And hit nyo na rin yung notification bell button para laging kayong update on my next vlog. Thank you! Bye! Mwah!